Ang sabi nung ano, fully booked na daw po, hindi agad pag-apo ako nakaano. Pero ang sabi nung 1819, sino nakaano na yun. Sino yun? Sino nagpa-PSK yun? Yung ano, si, sino bagay yun? Yung sponsor. Sabihin, naka-ano na siya sa St. Louis? Opo, o naka-schedule na po yun. Ay, nung 1819 po sana, yung 1819 po, ang sabi nung ano, fully book na daw po yun, hindi agad pag apo ako nakaano. Pero ang sabi nung 1819, sino naka-ano na yun. Sinong nagpa-schedule? Sinong nagpa-schedule? Yung ano, si, sino bagay yun? Yung sponsor ng 1M. Ay, bakit si Rowan ay nangagrelito? Hello, hindi dapat... Yung sponsor mo ng Walden Tahime. Bakit si Romina yung maano nag-report? Naman pala, may katuwiran naman pala. Kaya pala, naghihintay tayo na parang sa wala. Eh talaga namang may hinihintay na schedule. Kasi nga, fully book ang St. Luke's pagdating sa pagpapacheck up ni Reyna. O nga no, bakit kasi puro na lang pagdududa ang ginagawa natin? Tayong mga reactors ng Kalinga, si Founder Anne. No? Bakit natin hindi bigyan ng pagkakataon itong mga taong ito na talaga namang busilak at halangang kaluluwa na mga kumuha kay Reyna? Halang. Hindi pa tayo, hindi pa tagalid, kundi pahalang. Hindi ko alam kung bakit. Siguro napagod na ang kanilang kaluluwa, kaya pahalang. Meaning, nakahiga. Ngayon, tataka lamang ako eh. Kasi sabi nung nag-post nito, fully book ang St. Luke's. Kaya nga ipinost niya ito, ipinakita niya sa atin. Nasabi, para daw dun sa mga fully book daw yung mga utak nakagaya natin, ayan ang ebidensya na talaga namang fully book ang St. Luke's. Kaya hindi agad nila basta-basta na madala si Reyna para ipa-check up o ipagamot. Yes, yes, yes. May katwiran kayo. May katwiran. Oo nga naman, no. Fully book nga naman. Nakita nyo naman, meron pang mga dun sa parting baba, dun sa may thumbnail, ay mayroong parang mga shades ng colors na ibig sabihin ay occupied na, no? Nakuha na yung slot. So ito ang pinagmamalaki nila na kaya hindi maipagamot-gamot agad si Reyna dahil nga fully book ang St. Luke's. Ayun nyo kasi maniwala, ikaw Founder Anne ha, talakan ng talak dyan araw-araw ay. Ikaw Direk Noel sa Marites ka rin eh. Look, sinasabi dyan, no? Galing ng St. Luke's yan, yung K1 visa, St. Luke's medical appointment. Teka, K1 visa? K1 visa ka? K1 visa. Talaga? Baka naman kay Juan visa yan. Kay Juan, hindi para kay Reyna. Bakit? Si Juan, pinipetisyon na ng kanyang jowa na si Ivana sa USA, sa New Zealand at sa Australia. Hindi nyo alam yon. Pambihira. Hindi ko alam kung tanga, hindi ko alam kung niloloko nyo ba kami o nagtatanga-tangahan kayo
o gusto nyong mag-suicide dyan sa mga pinagpo-post nyo, ipinakita nyo yung fully book, no, na schedule ng St. Luke's na inyong kinakatwiran kaya hindi agad maipagamot si Reyna dahil nga fully book. Pero ang ipinapakita nyo, this is application for K-1 US visa, means fiancé visa. Bakit fiancé visa? Paano napunta? I don't understand. Paano napunta sa K-1 visa yan? Ha? Masyado kayong matatalino. Bakit? Meron na bang fiancé si Reyna? Meron bang kukuha sa kanya sa Amerika, sa New Zealand o sa Australia? Mag-aasawa na ba si Reyna? At bakit nyo ipinapakita yung K-1 visa na yan? Yung pagkakaalam ko, yung usapan natin dito, kaya nga ibinigay sa inyo ay para ipa-check up si Reyna, ipagamot sa St. Luke's. Hindi para kumuha ng medical examination, kumuha ng K-1 visa para makapunta ng Amerika, ng New Zealand, ng Australia. Alin doon? Alin doon sa tatlo? Tapos sinampal nyo pa sa pagmumukha talaga namin na yan, fully book. Eh, K-1 visa yan eh. Kulang pa nga. Dapat kung nasisiraan kayo ng ulo bago nyo ipinose yan, dapat sinama nyo na yung K-9. Dapat nagsama na rin kayo ng K-9 dog para lubos-lubusin nyo na. Diba? K-1 visa? Wow! May K-2 pa nga yan, diba? Para doon sa anak ng pinipitisyon ng kanyang fiancé. Kaya nga K-2 visa. May K-1, may K-2, at may K-9, yung mga mukhang bulldog. Paano nyo ngayon ipapaliwanag yan? So, eto na tayo ngayon. Eto na. Doon sa mga naniniwala dyan, na sinasabing mapapabuti si Reyna sa kanilang kalagayan, kung mapapabuti, very good. Eh kung hindi, ang tanong dito, ito ba yung mga taong pagtitiwalaan ninyo? Na pinapangakuan kayo, pinapaniwala kayo? Na ganito ang gagawin natin kay Reyna, ipapagamot natin, bibigyan natin ng magandang edukasyon, no? Bibigyan natin ng magandang bahay, magiging mabuti si Reyna. Eh dito pa lang eh, pambihira, paano mo mapapagaling si Reyna, dadalin sa isang ospital na kagaya ng St. Luke's, kung mismong yung mga gusto magpadala dyan, eh hindi alam ang kanilang ginagawa. Magbubook K-1 visa? Medical appointment? Medical examination? Hello? Alam mo ba ang pinopost mo? Kung sino ka man nagpost niyan, hindi ko alam kung maaawa ako sa'yo. Kasi you are embarrassing yourself. Stop it! Stop embarrassing yourself by posting those kind of information na ikaw mismo hindi mo alam. Paano ngayon pagkakatiwalaan? No? Naalagaan nyo si Reyna samantalang kayo mismo hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Hindi nyo alam ang pinapasok ninyo. Ito ba ang mga klase ng tao na pagtitiwalaan ninyo? Post pa more. Yan ang sinasabi natin eh. Bago kasi kayo mag-post, pag-aralan nyo munang mabuti yung mga pinagpo-post nyo. No, nakakita lang kayo ng St. Luke's, no? Kaka-research nyo, kailangan nyo na magpaliwanag dyan. Eh, pati yung K-1 visa, pinakialaman nyo. Bakit? Sino ba gusto nyo ipaasawa kay Reyna? Sino ba yung gustong kumuha kay Reyna? Meron ba? Bakit yan? Bakit? Medical examination? Hmm? Ano, papadala nyo si Reyna sa US? Saang bansa? Di po ba? Di ba po? O, yan ang sabi ni Founder Anne. Di ba? Di ba po? Kaya wag ako. Ano? Sakit sa lalamunan. Oh, paki-explain nga yan. Saan nyo kinuha yan? Yung fully book. Fully book na schedule ng St. Luke's. Paki-explain. Kasi hindi ko alam kung may inis ako, matatawa ako eh. Naawa din ako sa nagpost kasi she's embarrassing herself. I don't know. K-1? Hindi mo pa sinamahan ng K-9 para meron ka ng alagang aso. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Galingan nyo. Ang hirap sa inyo, magaling lang kayo magsasalita. Pero puro sablay ang inyong mga pinaggagawa. Ito ba? Uulitin ko doon sa mga nakakapanood, sa mga naniniwala sa kanila, ganitong klase ba ng mga tao ang pagtitiwalaan ninyo? Hindi siguro, kasi pag nagkataon na isinusugal ninyo ang inyong mga pagtitiwala sa mga taong ganyan para sa kalagayan, sa kinabukasan ni Reyna, eh malamang mas mauna pa kayong mapunta sa St. Luke's. Baka hindi lang sa St. Luke's, pati sa mental hospital. Baka madala na rin kayo. At huwag kayong maglala.
kahit fully book ang mental hospital, tatanggapin nila kayo. Hiring pa nga eh.